So ayan na guys, yung itsura niya. Day 3 na ngayon ha. Ayan, pinatanggal ni Kuya to. Mga to, pinapalitan niya ng bago. At yan yung sitwasyon. Natanggal na rin yung phone. Ayan, ang project naman namin ngayon yung spandril. Kasi yung lumang spandril, hindi na siya sukat. Kaya babal din na naman ako. Kasi yun, unexpected na gastos ulit. Ayan yun. Ayan siya. Ito yung kabilang side. Ayan. Ginagawa ni Kuya. Tumbog-tumbog na. Kasi yun yung problema. Ito naglagay si Kuya, maglalagay ulit siya doon. Kabilang siya ng support. Ito, adjust ulit. Ayusin pa naman ito. Ito lang. Mag-a-adjust ulit kami dito. Kasi ayaw ni Dave ng ganyan itsura. Gusto niya nakaayos yan doon sa gilid talaga. So, yan. Bibili ulit tayo yan. So, okay naman na siya. Mamaya, pag ano ko, pagbalik ko, tapos na yun ito yan. Magka-canvas muna ako ngayon yung spandril. Babalik ako sa nice metal. Pero yun, si Kuya Jimmy na tayo sa pabili. Pinakita ko sa inyo kung ano yung problema nun. Hindi namin expected talaga na ganun yung ginawa nila. Wala guys, wala po kaming alam, wala kaming knowledge, wala po kaming idea. Nagtatrust lang, kumbaga, may tiwala lang po kami sa contractor, sa gumawa. Yung in-explain nila sa amin noon, okay, maganda. Wala naman po kami ka-idea. At ang naging problema po talaga namin, nagtiwala kami na sobra. Pero ngayon, maraming nakakatulong, lalo na ngayon na nagdo-document ako, binibidyo ko siya. Marami po talaga nagsasuggest. Marami po yung nagko-comment sa akin sa Facebook na malito, kailangan ginawa mong ganito, padagdagan mo ng ganito. Malaking tulong po talaga yung mga group na yon, yung mga sa roofing, sa construction. Kasi may mga engineer dun eh, may mga engineer guys, may mga contractor na nakakaalam talaga. Kaya minsan, kaya kung nagpapagawa kayo ng bahay o nagpaplano kayo, mag-comment, ano lang, sali kayo sa mga group na yun kasi malaking tulong talaga sila, nabibigyan kanila ng idea kasi wala naman tayong alam guys, eh, tayo ng mga nagpapagawa. Minsan nagiging problema natin pag ano tayo, may nakausap tayo na isa, maganda yung salita, mubulaklak nga na salita, naniniwala na tayo. Pero kapag nagkakaroon tayo ng mga idea sa iba't ibang tao, lalo na sa mga professional, ano, nabibigyan kanila ng idea at nakakatuwa doon kasi siyempre guys, sa magpa-consult, magpapa-consult ka lang sa mga architect, may bayad na yon, di ba? Pero dun sa mga group na yon, nabibigyan ka nila ng idea ng libre, malaking tulong sila, salamat po sa inyo, hindi ko na kayo isa-isahin, malaki pong tulong ang nabibigay nila. Kaya guys, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari ng sitwasyon at saka yung nakuha ko talaga ngayon na manggagawa. Ano, talagang hands-on siya, nagbibigay niya ako ng idea, binibigyan niya ako ng mga idea kung saan pwede ko makabili ng mura, binibigyan niya ako ng mga iba pang mga option ko kung ano bang pwedeng gawin. May option 1, may option 2, kaya thankful ako, nakilala ko rin po si PRWin dyan sa ano, construction group, construction, contractor and construction group, yan dyan sa group na yan. Thank you po. Kaya guys, subaybayan nyo pa po yung mga next na mangyayari, update, kasi hindi lang naman ay nagpapagawa namin, may ceiling pa. Kaya yun, keep on watching at subaybay guys. Thank you. Yun guys, ngayon papunta na tayo sa nice metal uli. Balik ulit tayo kasi sa spandril. Kukuha na tayo ng spandril. Doon na lang ulit ako mag
doon na lang ulit ako o-order kasi mura nga. Tingnan natin kung ano yung difference, kung magkano yung black ng mura nila doon. Kasi doon nga sa Bubong, diba, sobrang laki na mura. Tsaka meron din naman silang mga espandril. Ngayon, ang kailangan ko, may mga sample naman akong dala. May sample akong dala. Ang kailangan ko lang, 150 cm yung haba niya. Tapos 5 inches yung lapad. Ngayon, ang kailangan kong ganun 40 pieces para dun sa labas, sa panibago. Kaya, pakita ko sa inyo guys, magkano yun at magkano naman ang dagdag sa budget na ito, dagdag gastos. Kaya, yun, kita-kita tayo sa Nice Metal. Nga pala, doon po sa mga nagtatanong, saan yung Nice Metal Company or Factory? Dito po siya sa Paradahan Tan sa Cavite. Barangay Paradahan. I-search nyo lang din po sa Google Map para kung medyo hindi nyo po alam, mas madali siya sa Google Map. Madali lang doon. Doon po talaga yung bilihan, pagawaan, factory talaga siya ng Bubong. Factory ng mga yero, ng mga espandril, lahat ng uri na regarding sa roofing. Kaya, yon, samahan nyo ulit ako doon para makanbas natin. O, hindi na makanbas, kailangan ko nang umorder kasi doon na yung pinakamura ng espandril. Tsaka anong design yung magugustuhan namin. Kaya, ayun guys, samahan nyo ako, kita-kita tayo doon. Ayan guys, yung City Hall ng 13 Martires. Ayan. Kung familiar kayo, dito yung papunta ng, ano ha, ito yung papunta ng Nice Metal. Ayan, makikita nyo yung signage dyan na tansa na indang. Tapos, ito na. Dito kasi medyo mas mapapadali, mas maaalala nyo. Ito guys, kung familiar kayo, etong kanan, ito yung papunta ng BIR. Ito yung papunta ng Kapitolyo, 'di ba? Yan yung Kapitolyo dito sa atin sa Cavite. Ayan, yan yon yung papunta ng NSO. Instead na diyan, ay hindi kayo diyan. Dito kayo sa Bakanan. Kung galing kayo dito ha, galing kayo dito sa 3. Ayan, sa 13. Dagalit si truck. Ayan. Dito. Tapos after nyo dito guys, dire-diretso na lang kayo dyan. Ayan. Pakita ko. Ayan. Dire-diretso na lang kayo dyan. At yun sa dulo yung Nice Metal. Pakikita ko pa rin. Kasi maraming nagtatanong sa inyo, saan po ba si Nice Metal? Sa ampung lugar? Paano? Ganyan, ganyan. A few moments later. Ayan guys, yung mga espandril. Ayan. Ang nagustuhan ng video, yung ivory. Yung kulay ivory. Para yung white, hindi ko pa sure kung available ko sa two option na ivory siya. Ito na tayo ulit sa kanila. No, intay lang dyan, social distance. Ayun guys, nandito tayo. Nag-iintay na lang tayo. Ngayon nga, patas pa kayo. Patas dito na yung country. Kaya ayun, patas sa inyo mga mayroon. Several bad puns late. Ayan na guys, natapos na nila yung gutter ha. Ayan yung gutter. Ayan yung itsura niya. Ayan. Yung etong part na to hindi pa tapos sa Saturday. Bali sabi ko Saturday na lang bumalik. Yung espandril wala pa. Ano pa. Inano pa namin. Order Martes pa daw. Kaya ayan. Ayan na yung gutter. Okay ba guys yung kabit?
Doon po sa mga contractor o mga ano dyan. Ayan siya. Ayan yung pagkakakabe. Ay, ayan. Eto, dito mag-adjust lang kami. Sabi ko, ano, bibila na lang ulit ng putol. Ayan, bibila na lang ulit namin yan. Yung tubo para dire-diretso dyan. Ganun din kasi doon. Doon sa side doon. Ayan. So, yun na nga guys. Ang pakita ko na po sa inyo. Okay na po yung gutter na ikabit na nila. Day 3 po ngayon ha. Kaya yun, napakita ko na rin na napalitan na nila yung ibang part dito sa may ceiling. Ang problema lang talaga, yung spandrel po, eh, in-order pa. In-order ko siya, pero 3 to 5 days pa daw yung bago magawa. Eh, Miyerkules na ngayon. Kaya, by Tuesday pa kami next week makakakuha nun. Makukuha ko yun for pick-up. Kaya sabi ko sa kanila, siguro sa Sabado na lang sila pumasok para matapos yung iba. Kasi ang hirap naman ng mahaba yung pending nila. Diba na wala na masyado pang gagawin. Kaya yung guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel namin, please do the subscribe po sa channel namin para mas ma-update pa po namin kayo sa aming susunod na update dito sa bahay at makilala nyo pa po kami. And syempre, like nyo na rin po itong video ko kung nakatulong po ito sa inyo at nabigyan ko rin po kayo ng konting idea tungkol sa bahay. Kaya guys, God bless po sa ating lahat and stay safe. Bye! So love, we need to pay for the spandrel. I only give them a down payment. Yeah. And we're good on that. Baby, you don't need to worry. I worry. Yeah, stop. Yeah, stop. And then we need to fix the ceiling too. No, not fix. They said we just need to repair stop. It. Stop. It's fine. I just want to update you. Quit worrying. It'll be fine. You're doing great. You're doing fantastic. Quit worrying. Fantastic. You're fine. It's the only thing I can contribute with these expenses, love. Well, you're doing wonderful, so. I feel like it's not enough. Don't do that. Remove your thing on the background. I don't like it. You know, no.